Hi, na Jocelyn, ang tagal-tagal nyo naman dumating. Panood ka kasi sa akong YouTube. Kaya pala natagalan kayo kasi nanood pa kayo ng YouTube ko. Ay, Diyos ko. Inabot na kami ng Baguio dito. Ang tagal-tagal mong dumating. Anong dala-dala mo nga eh? Oh, wow, my God. May tinapay? Mayroon. Oh, wow. Mag-merienda pala tayo. Tari po kayo dito, nanay. Oh, anong pinanood mo doon sa palingki? Ikaw. Ako? Nakita kita. Uy, parang artista na tayo. Pati yung pagkilay mo sa akin, nakita mo? Nakita lahat yan. Oh. Ginawa ko nga eh. Linagyan ko ng alige. Para hindi tuloy ang babagsak. Oo. Oh. So, nung nakita mo ang video, oh, ano, artista ka na rin. Pinapanood ka. Ang tagal mo palang makauwi, Nanay Jocelyn, no? Mm. Kumain na po kayo, Nanay Jocelyn. Tapos na kami ng tanghali. O, tapos na kayo nagkarin ng tanghali. Tapos, kumusta na? Kumusta ang income mo ngayon, Nanay Jocelyn, sa buong, buong maghapon po? May git naman, ano? 100. Ay, matumal po ngayon? Oo. Noong nakaraan na punyantahan kita doon, magkano ka na noon? Mga 300 plus na yun, di ba? Oo. Hindi pala pare-parehas na ni Josie. Kahapon wala na nga eh. Kukunti lang. Kunti lang. Lalo na pag ulan-ulan na ni Josie, no. Matumal. Ah, matumal po pala ngayon ang bintan nyo. O, hindi bali. At least kahit pa paano meron. Naglakad kayo papunta dito? Sumakay ako. Ah, sumakay po kayo. Magkano po pamasay papunta dito? 30. 30 hanggang dyan po sa nang binabaan natin dyan sa labasan. So, ngayon, dahil wala ka pang merienda, oh, may baon-baon kami sa iyo. Oh. Ano 'yan, Nanay Josie? Jollibee. Oh, wow. Oh, sige, kain ka muna, Nanay Josie. Kain tayo. Oh, sige, salamat. Shiddle, sige. Yung isa del, yung mahaba. Yan. Oh, sige, kain ka muna, Nanay Josie, para mabusog ka. At meron akong balita sa iyo mamaya. Kasi napagod ka. Ako. Si Nanay kasi, ilang taon po kay Nanay? 51, no? Malayo yung gap nila ni tatay. Si nanay 69, si tatay 69, si nanay Josie 51 years old. Kaya medyo bata si nanay Josie. At marunong mag-ayos sa katawan, no? At siya yung gumawa sa akin ng kilay. Mamaya magpagawa ako ulit yung pagano na kilay. Yung pataas. Sige po, kain po kayo. Kain na kayo, nanay Josie. Tayo kumain na. Tapos na po. Yan ba'y laging binibili mo? Kinakain mo doon sa palengke? Hindi, tinapay naman. Kaninang umaga, ano, yung dinataan na yung tampo-tampo. Wow! Ang sarap! Magkano po binili yung nanay? 10. 10? Diyos ko, di mo man lang ako inuwian ng tambong-tambo. Kanin. Ay, akala nyo po, burger? Kanin pala. Sabi ni nanay, kanin. Dadakmain na sana niya, eh, yung pala kanin. O, syempre kanin po yan kasi may ulam po kayo dyan. Kala ko burger. Kala mo burger, no? Ayan, sasawa nyo po. Sige, kain po muna kayo. Gusto muna ako na kanin. Sige. Para masarap kumain. Pagdating niya nanay, hindi kayo nag-aaway? Hinahayaan nyo lang po siya. Pag yung lasing siya, pag nagbubunga nga, hinahayaan nyo lang po. Anong ginagawa niya po? Saan kayo nakaupo? Saan kayo pupunta? Dito sa duyang. Ah, dito lang kayo. Hinahayaan nyo lang siya dyan sa loob ng bahay, mag-iingay. Kasi pagpansin ninyo, pag magagalit kayo, mag-aaway kayo. Kaya iniiwasan nyo lang po. Ipag ni nanay, naman kasi sanay siya sa pagtitinda. And then, katulad niyan, may inuwi na siyang tinapa.
no, iuulam daw nila bukas ng mga anak niya, tanghalian. Mm-hmm. So, ganun po kasi pag si nanay. Kailang ang kita niya ngayong araw, 100 plus lang. Matumal daw po kasi sunod-sunod po umulan, kaya matumal. Kain na kayo dito. Ha? Kain na kayo. Eh, hindi pa mag-unang, luto pa siya, Shidel. Pinapanood na ako sa palengke. Oh. Sabi na, ah, artista ka na, Jose. Sabi nila, gano'n oh. Nanay, no? Sabi ko naman eh, nandun ako sa Itbulaga nung bata ako. Wow. 15 years old po kayo noon, nasa Itbulaga po kayo. Oh. Anong ginawa niyo po doon? Ano, nakipagkilala kay Vic Soto. Ah! Nagkita kayo ni Vic Soto noon? Oo, nanonood ako. Linilibang ko lang yung kuan. Minsan, ano, layo na malayo ako sa mga magulang ko. Kasi nagtuturo ako noon sa kuan eh. Ng Iglesia ni Cristo. Saan sa Luzon, Diliman, Quezon City. Mm-hmm. Tapos? Ngayon, nasunog na. Wala na. Kaya hindi na kinakabalik doon. Hindi na pwede kasi may anak na ako. Opo. Ang nagturuan ko na lang noon, nung may asawa na ako, sa Kandun, Ilocosur. Ilocosur. Doon sa lugar ng mama niyo po. Doon kami pumunta kasi na mama. Nag-aral sila doon ng iglesia. So, iglesia po kay nanay? Oo. Daming bawal sa amin. Bawal magsinungaling, bawal magnakaw, bawal makipagtipan. Yung mga makilalaki. Opo. Bawal magnakaw, bawal lihat. Bawal kumain ng dinuguan. Opo. Araw-araw ka talaga nagtitinda, Nanay Josie? Oo. Linggo lang. Wala po talagang palya? Linggo lang. Linggo lang. Pahinga nyo na po yun. Oo. Naglalaba na ako dito. Buti naman po. Kailangan meron po kayong... Opo. Kailangan meron po kayong pahinga. Tapos magsamba na po kayo sa iglesia. Kasama niyo po si Tatay Iyong pagsamba sa iglesia? Lahat kami nagsasamba. Lahat kayo? Kasama si Tatay? Pero lumipat na ako sa born again. Oh, nag-born again na kayo? Saan? Isa lang yun. Yan lang sa akin. Kabila. So, mayayari din yun. Isa pa rin naman. Tapos kayo, Nanay. Mayroon ka akong balita sa'yo, Nanay. Nanay Josie, may balita ako sa iyo, no? Kung okay lang sa iyo. Kasi yung mga anak niyo po kasi Nanay Josie, hindi natin alam, no, itong linggo o sa susunod na linggo o itong buwan sila ay pupunta na sa Tugigaraw. Bakit? Kasama kayo. Kasi merong magkupkup sa inyo. Paano na yung pagtitinda ko? Pwede po kayo magtinda po doon sa palengke din po ng Tugigaraw. Kasi ang mga anak nyo po, no, merong tutulong at magbigay ng papaaralin, bigyan ng bahay doon, tirahan, nindoon na sila maghanap buhay, pati kayo kasama, doon ka na rin maghanap buhay. At kasama mo silang tatlo, bali apat po kayo. So okay sa inyo, Nanay Josie, na doon kayo titira kasama ang mga anak mo? Malayo yun, ha? Oh, medyo malayo nga po yung Tugigaraw, Nanay Josie. So lilipat na po kayo ng tirahan, ng lugar. Dami pong gamit yan, ha? Pero damit at isparador. Dalhin po natin! Lahat ng mga gamit nyo po, dadalhin po natin. May sasakyan naman, may susundo po sa atin na malaking sasakyan para madala nyo po yung mga gamit nyo. Paano na kung kuan yung hanapin nila ako sa akin? Sa palengke? Oo, yung butos ko eh. Kundi doon, lilipat na rin po kayo, transfer na rin po kayo doon magbuto. Hey! Pwede na, katulad ko po, lumipat naman ako, dito na po ako, butante na po ako dito ng Rosales, Pangasinan. Dati pa akong Manila, Bulacan.
Kaya kayo, kung dito kayo, butante po kayo dito, lipat po kayo doon ng Tugigaraw, pwede po kayo doon magiging butante uli. Ayos lang sa inyo, Nanay Josie. Papayag kayo na isama kayo ng mga anak nyo doon sa Tugigaraw? Gusto nila yung mga anak ko. Opo, nakausap ko na po sila. Gusto nila at masaya sila na isama kayo doon sa Tugigaraw. Yun ang napag-usapan namin kanina. Hindi kami papalayasin doon. Hindi po. Bakit palalayasin kayo? Hindi po kayo palalayasin. Tutulungan po kayo kung paano po maiahon kayo sa hirap. May iwasan yung problema dito sa mister nyo at problema ng mga anak nyo dito sa papa nila na mabigyan sila ng bagong pag-asa, bagong buhay para kahit papaano no, yung mga anak nyo po ay mabigyan ng edukasyon, makapag-aral po sila. Sana at, yung maisama namin yung anak kong lalaki. Yung anak nyo pong lalaki, okay. Pwede ba yung siya sasama na mayroon naman na siyang natirahan dyan? Magpanatayan sila dito. Magpatayan sila dito? Tsaka hanapin ako yung anak ko. Sige po. Itatry natin. Kausapin niyo po yung anak ng lalaki. Kung gusto niya pong sumama, sige. At kakausapin ko rin po yung magkupkup sa inyo, sa inyo kung papayag po siya na isasama yung anak niyo na lalaki. Mami, kasi lang po. Hindi po sasama yun. Kilala ko na Bibisitahin nyo na lang po. Pag meron kayong ano, o kaya siya ang pupunta doon, bibisita sa inyo. Pag mayroong panghanap buhay doon, maghanap buhay pa yan. Opo, pwede po maghanap po at katuwang nyo po doon. So, Nanay Josie, sasama po kayo sa mga anak nyo. Kasi sasama niya kayo doon sa Tugigaraw eh. At ayaw din niyang maiwan kayo dito sa lugar na to. Itanong ko muna sa anak kong lalaki para... Itanong nyo muna. Pero si Tatay Rogelio, kaya nyo pong iwanan? Iwan ko lang. Kung hindi niya iitak ng lakong ito, ibibenta yung mga yero. Hindi nyo po kayang iwanan si Tatay Rogelio? O kaya nyo pong iwanan na mag-isa dito sa bahay nyo? Hindi nyo maiwan si Tatay Rogelio dito sa bahay? Pwede rin. Pwede rin iwanan nyo? Mahal nyo ba si Tatay Rogelio, Nanay Josie? Mahal nyo pa rin po ba si Tatay Rogelio? Hindi nyo ba maiwan-iwan si Tatay Rogelio? Pwede rin, pero yan lang. Yung mga ano, ibibenta na lahat. Opo. Pag nandoon na po kayo sa Tugigaraw, huwag nyo na pong isipin dito yung pamumuhay kung anong merong maiwan, kung anong buhay meron dito. Ang iisipin nyo po, pagdating doon, siyempre, bagong buhay, panibagong buhay. Kasama ang mga anak nyo. Yung hindi na magamit doon, iwanan na lang. Yung mga importanteng gamit na lang ang bibit-bitin natin. Yung ibang gamit na hindi naman pakinabangan, iiwan natin. Yung dadalhin natin at bibit-bitin natin, yung mga gamit na mapakinabangan. Kasi magkakaroon din po kayo ng mga gamit doon. Mabibilhan din po kayo doon ng mga gamit. Bibilhan din po kayo ng mga gamit doon ng mga bag. Napag-usapan na namin ni Nanay at meron pa rin pagdadalawang isip si Nanay na makasama niya doon sa Tugigaraw. No? Kasi iniisip pa rin ni Nanay yung mga bagay-bagay. Tama nga yung aking iniisip na si Nanay hirap maletgo niya itong mga gamit niya dito, yung lugar na ito. No, dahil nakasanayan niya itong mga bahay na kahit ganito hirap niyang iwanan. So ngayon, ilang beses kong tinatanong si Nanay, may pag-alinlangan pa rin sa sagot na oo, kung sasama siya o hindi. Paano yon? Kung hindi sasama si Nanay niyo, anong gagawin yung tatlo? Magsasakripisyo na lang po. Magsasakripisyo? Magtatrabaho po, mag-iipon po. Pero hindi po pa mawala yung suporta namin sa So, ibig mo sabihin, sa Nimar, papayag kayo na kayo na lang tatlo ang pupunta at doon kayo mag-aral and then iiwan nyo si mama nyo dito kay papa nyo. Ganon. Mahirap po kasing maiwanan mag-isa si nanay dito. Pero kung ayaw niya po, hindi naman po namin siya pipilitin, ma'am. Pero ang gusto po namin, sasama po siya kasi baka kawawa lang po siya dito.
At baka kapag mamaya... Kailangan mag-decision tayo. Kailangan merong magsasakripisyo sa inyo. So, ibig sabihin na magsasakripisyo sa inyo, mahirap mang gawin, mahirap mang iwanan, kailangan gawin ito. Oh, yun yung ano natin, yung gusto natin mangyayari ngayon. No? Kaya tinatanong ko kayo, kung okay lang sa inyong tatlo na kayong tatlo ay mapunta sa Tugigaraw, okay yun. Sige, ipapasundo ko kayo dito ni Mama Yel. And then, kung sasama si nanay, muli sama, pero kung hindi, anong mangyayari? Tuloy pa rin kayo sa Tugigaraw? Tuloy pa rin. Sigurado na kayo. Ikaw, Venus. Kailangan magsakripisyo. Yun ang tinatawag na sakripisyo. Pilian mo parang yes or no lang. Papayag kayo. Tuloy kayo. Ikaw si Del. Ikaw si Nimar. Nanay, paano yun? Papayag sila na sila na lang tatlo, pero hanggat maari, isama ka niya dahil nag-alala sila sa sitwasyon mo dito na maiwan ka mag-isa dito na wala kang kasama na. Kung si mister nyo lang ang kasama dito, baka mamaya masaktan kayo o may magawang hindi maganda sa inyo. Paano yun, Nanay Josie? Sasama na lang kayo sa kanila, sa Tugigaraw? Dahil ang mga anak nyong tatlo na babae nag-aalala sa inyo. Total, yung lalaki, meron naman ang tinitirahan dyan. Huwag mo nang alalahanin. Ayos na sa dyan. Diba? Ayos na sa dyan. Huwag mo nang dito ka sa mga anak mong babae. Kasi, kumbaga, may buhay na yun siya dyan eh. At maayos naman yung kanyang kalagayan dyan. Ang isipin mo, itong mga anak mo, kung paano mailayo, kung paano maiwas dito sa misteryo na kayo nagsabi, na binubugbog, sinasaktan, iniitak, at ano pa man bagay na ginagawa dyan sa mister nyo na maiiwas mo dito sa pamamahay na ito. Huwag mong isipin yung mga gamit. Itong bahay na yan, Diyos ko, maganda pa ang matitirahan mo doon. Mas maganda pa dyan ang matitirahan mo. Magkakaroon kayo ng unti-unting gamit nyo doon. No? Makakapaghanap buhay ka doon. No? At masasanay ka rin doon sa katagalan. Unang-una, sa una lang yan na medyo hirap. No? Pero maa-adjust mo rin dyan. Makapag-adjust ka rin dyan. At masasanay ka rin doon. Ang isipin mo ay makapag-aral ang mga anak mo. Yun yung importante. Na makapag-aral sila. Na yung pangarap nila matupad. At kahit papaano, mabago ang buhay nila na hindi pagdating ng araw na ganito din ang buhay nila katulad ng nararanasan nila. So kahit papaano magkaroon sila in the future, no, na pamilya, isang pamilya na mabago ang pamumuhay nila, hindi sila hirap sa buhay, na hindi katulad nito, na kahit papaano. So kailangan din, Nanay Josie, kailangan nyo rin magsakripisyo dito kasama ang mga anak mo. Kailangan mo rin sakripisyo ang mga bagay-bagay para din sa kinabukasan ng mga anak mo na mabago at magkaroon sila ng bagong pag-asa. Sa palagay nyo po, Nanay Josie, sama na po kayo na hindi mo maiwan. Ang isip ko lang kasi hindi na ako makapagsamba doon. Mayroon din doon. Marami din pong simbahan doon, no? Tulad ng born again na sinasabi nyo, tulad ng iglesia na sinasabi nyo, katoliko na, lahat ng klaseng simbahan, meron din doon. Kasi malaking lugar yun, mas malaki pa dito. Kasi city po yun. Mas maliit lang po itong San Manuel. At saka yung panganganak ng iisip. Sagot na po yun doon, lahat. Pati yung panganganak niya. Kaya nga po, Nanay Josie, nandito kami, kasama yung aking mga sponsor at kasama yung ating si Ma'am Mariel, no, doktor, mga doktor po sila na naawa sa sitwasyon ng mga anak mo. Kaya siya ay sa kagustuhan niya na makupkup dahil inaalala din niya itong isang panganay na anak mo na buntis, no. Sabi kasi niya, paano na naman, manganak na naman, or ano, lalaki naman siya, paano yung pangangailangan na naman niya. So yun po yun, kailangan niya itong mga anak mo para matulungan at nabigyan ng bagong pag-asa. At kailangan din niya yung suportan niyo bilang isang ina para mapabuti ang mga kalagay ng mga anak mo. So, Nanay Josie, ilang beses ko nang paulit-ulit tanong sa'yo, sasama ka ba doon o magpapaiwan po kayo dito? Pwede rin. Nasasama doon? Mm. Kundi sasama na kayo. Kasi, ang gagawin namin, mag-finalize tayo
para kami naman ni Ma'am Mariel, no, mag-uusap kami at magsiset kami ng date kung kailan kayo dito sunduin at evacuate na tayo. Damit. Ang dadalhin yung mga gamit, damit, yung importante lang. Oh, ha? Ayan, mga kababayan. O, oh, sige, mag-usap kayo. Sige, mag-usap kayo. Chidel, dito ka. Gusto mo? Chidel, dito kayo. Dito ka muna. At mag-uusap kayo dito ni mama nyo. Sige. Ah, ayan po, mga kababayan. Bigyan natin sila ng chance mag-usap-usap sila. No, kasi ang decision sa kanila pa rin. Tayo lang naman ay nakagay. Magpaalam kayo. Kayo sa... Ayusin Tagalog, Tagalog. Ayusin ko muna yung mga problema ko sa akin. Tapos, sige. Sabi niya po kasi, ano, magpapaayos ako. Na? Na sasama. Oo. Tapos? Hindi, ayusin ko muna po yung mga problema ko sa lahat lang. O, anong klaseng problema? Tulad po ng papalang po ako sa trabaho. Sa ano rin po, dederechohin ko na rin po doon sa parents ng boyfriend ko po para pag ano po, hindi po ako sisihin na gusto na lang po ako. Ang gagawin mo, Iha, madali lang magpaalam sa barangay. No? Madali lang magpaalam. Siyempre, magpasalamat ka rin na tinanggap ka at nabigyan ka ng pagkakataon na nagkaroon ka ng trabaho sa barangay. And then sa boyfriend mo, para sa akin, hindi mo na kailangan magpaalam. Pati sa father, ha? Hindi mo na kailangan pa. Wala nga silang pakialam sa iyo eh. No? Bakit kailangan mo pang magpaalam sa kanila na wala nga silang pakialam sa iyo? Hindi kayo kasado, no? Siya ang may pananagutan sa iyo, ikaw wala kang pananagutan sa kanila. Ha? Hindi mo na kailangan, para sa akin, hindi mo na kailangan magpaalam sa father ng o magulang ng nakabuntis sa iyo, no? Ikaw ang magde-decide na sa tamang edad ka na. No? Oh, 'yan ang advice ko sa iyo. Ang magpaalam ka lang na kailangan mo magpaalam at magpapasalamat sa barangay, pwede pa. Para naman kahit papaano hindi ka nagiging bastos, no? Na at magpapasalamat ka doon na binigyan ka ng chance na magkaroon ng trabaho, no? And then doon sa boyfriend mo, no need. Masasaktan ka lang, mag-move on ka na, no? Mag-move on ka na, Iha. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, pag nandoon na kayo sa Tugigaraw, lahat na mga masasamang nangyayari dito sa inyo, kalimutan nyo na. Bagong buhay kayo doon. Mag-focus kayo sa bagong pag-asa at bagong buhay. Huwag nyong iisipin dito ang mga nakaraan nyo. At yung boyfriend mo, pagdating ng araw, pang magkapag-aral ka, masigit pa ang makikita mo dyan kaysa sa kanya. Kasi wala ka namang mapapala dyan eh. Ikaw na mismo nagsasabi na ngayon pa lang, animal ka na. Diba? Na ngayon pa lang, ina-animal ka na. What if kung dadami ang anak mo at magkandalit-silitsa ang pamumuhay nyo, baka umbag ang mararanasan mo, hindi lang salitang animal. O, yun yun. So, ayan, mag-uusap kayo kung ano ang gagawin. Tinatanong, kasi mga kababayan, tinatanong sila ng mama nila kung gusto nila. Kaya nga sabi ko, itong magandang opportunity, napakaganda. Ito yung kahilingan nila, mga kababayan, na ang ganda ng kasagutan para doon sa maiiwas sila sa problema dito at magkaroon sila ng bagong pag-asa. Kailang ang magdidesisyon sila pa rin. Kasi kung ayaw nila, wala akong magagawa. Kundi dito ang pamumuhay nila, bahala sila. Kasi ginawa ko na ang best ko, and then kung ayaw nilang i-grab, sila pa rin ang masusunod. Wala tayong magagawa. Kahit anong gustong sabihin natin sa kanila, kung hindi naman nila ma-absorb, no? Kung hindi naman nila ma-analyze ng lahat ng magiging ikagaganda sa buhay nila, wala tayong magagawa. No? Wala tayong magagawa. Sila pa rin ang pwedeng masunod sa gusto nilang gawin. Kasi ang problema nyo kasi, kung paano nyo maiwasan si papa nyo. Ngayon, ang malaking solution dyan, ang the best dyan na solution is umalis kayo para magkaroon kayo ng bagong buhay, bagong pag-asa. Kasi yun lang naman ang pinoproblema nyo eh. Yung tatay nyo. Eh ngayon, itong pagkakataon, kailangan wala na kayong maraming dahilan pa. Umalis kung kinakailangan, wala na ibang dahilan. Kasi ito yung gusto nyo na kaya nga kayo lumapit sa akin, idinulog nyo yung problema sa akin dahil ito gusto nyo malutasan. So ngayon, magsakripisyo kayong lahat.
humanap kayo ng isang lugar, pumunta kayo sa isang lugar kung paano kayo magbuo muli, magpamilya na magsama-sama kayong lahat. No? Yun yun. Ikaw, Sanimar, anong iniisip mo? Anong nagdadalawang isip ka pa ba sa pag-alis mo dito sa bayan ng San Manuel? Buo na ang isip mo. Kayo, Venus, iniisip mo pa ba? Paprangkahin kita. Iniisip mo pa ba? Nagkakaroon ka pa ba ng, ibig ko sabihin, umaasa ka pa ba na magkabalikan kayo ng boyfriend mo? Hindi na. So, ayaw mo na sa boyfriend mo. Huwag ka lang mahiya magsabi. Yung totoo lang kung ano yung nandyan sa puso mo. May chance pa ba? O gusto mo pa bang makipagbalikan sa asawa mo? O sa boyfriend mo? Kasi sa akin po, inisip ko, yung pagmamahal ng family, hindi ko po naranasan. And then? Gusto ko rin po sa mga ipapinasyon na magiging ako. O, tapos? Yun lang. Ang tanong ko sa'yo ngayon, umaasa ka na balikan ka ng boyfriend mo? Kahit hindi naman niya ako balikan, kung para sa bata lang. Para sa bata? Magiging tatay. Magiging tatay. Lahat naman, Venus, ang nangyayari. Pagdating ng panahon, makikilala at makikilala nila yung mga magulang nila. Kung sino yung tunay na magulang nila. Pero sa ngayon, iha, no? Sa ngayon, iha, isipin mo muna yung sarili mo at yung magiging anak mo kung ano ang pagdating ng panahon. No? Huwag mo munang isipin kung ano yung kung sino ang magiging tatay ng anak mo. No? Kasi nandiyan pa yun sa tiyan mo eh. Marami pa ang pagkakataon, marami pa ang panahon. Huwag mo munang sayangin. Huwag ka muna mag-isip na sige ka, iisipin mo paano yung magiging anak, paano yung anak ko na walang magiging tatay. No, aasa ka pa na balikan ka ng boyfriend mo. Huwag mo munang isipin yun, iha. Huwag mong sayangin yung mga panahon. Igugol mo dyan sa magiging ama ng anak mo na wala namang pakialam sa iyo. No? Huwag mong sayangin. Napakasayang. 24 years old ka pa lang. No? 24 years old ka pa lang. Kailan ka ba mauntog? Pag naanakan ka niya ng pangalawa, pag nabuntis ka ng pangalawa, and then iiwanan ka na naman, and then wala na naman. Mas masakit 'yon mangyari sa iyo, iha, no? Kaya 24 ka na, no? Nasa tamang edad na at nakaranas ka na ng ganyan, kailangan mag-decision. Oh, ikaw, Shidel. Alam ko na alis na alis. Talagang alis na alis ka naman, 'di ba? Kahit hindi ka tanungin, noon pa man talagang gustong-gusto mo na talagang umalis at ito si Sanimar. So ikaw na lang may konting problema. At si nanay meron din kunting iniisip kung paano. Kaya ikaw, mag-decide ka ng maaga, no? Mag-decide kayo ng maaga. Kasi alam nyo, sa dami-dami ng naghahanap at kumakausap sa akin, tumatawag sa akin, na gusto kayong kunin. Ang mangyari lang is, si Shidi lang. Iba ang magiging poster parent niya. Ito naman, iba din ang magiging poster parent. Malalayo yun. Yung iba, nasa probinsya, Manila, no? And then, ikaw, hindi ko alam kung may kukuha sa iyo dahil buntis ka, anak. Yun ang isipin mo. Kaya sabi ko sa iyo, napakaswerte mo dahil napakaswerte niyong tatlo dahil merong iisang magiging poster parent niyo na sabay kayo na hindi kayo magkakahiwalay. Na kahit buntis ka, tanggap ka at gusto ka nilang tulungan. Dahil alam nila na pinabayaan ka ng boyfriend mo. Diba? So napakaswerte. And then plus, bukod pa na magkakasama kayo, sinama pa si Nanay Josie. At nung napag-usapan natin kung bakit isama si Nanay Josie, alam nyo yan. Diba? Yun ang iisipin nyo, mga anak. Magsasakripisyo kayo alang-alang sa nanay nyo. Huwag nyong isipin yung boyfriend nyo. Ha? Kasi yung boyfriend nyo na yan, hindi makakatulong dito sa nanay ng pangangailangan nyo at hindi makakatulong sa inyo bagkos binigyan ka pa ng problema na ngayon, ikaw nagsasakripisyo, tama? Oo. Oh. Siguro lang, bigay, nasaya at pagbiyag tayo ngayon, itutulog ka. Tapos yung kayo, kadwa-kadwa tayo. Kaya't yung garod ni Sinamar, Aragibagyo, ni Berta, Aragibanila,
Shop. Kakalayo kayo. Shop. Awan, madikam muna da mga yata niya mga lahat. So, siyempre, di kalagaya. Dumakal na dumakot siyang ko. Umuyo mo, nanaghiwa-hiwalay kami. Tatta kami lang ang nagkakadwa. Tatta tayo lang ang kakadwa. Ati lang ang hinahinan mi nanay. Kanya, kakadwa tayo. Nung tipang panunutong di kita gamit, may pundar da kita nga gamit. Noon, si kami nga anak mo, may pundar mo. Tayo ulit. Ay, di tipag desisyon ng datak naman. Handa ka nga pilpilitan, noon mo nga kayat nga talaga, nga sumurot ka niya amin. Ngam, si kantong lang tibang panunutan mi dijay. Anya tibiyag mo dito nga, nabati. Siyempre, han kami tumat lang makakonsentri dijay nga. Mangmangang kami, pan panunutan da ka. Siyempre, uray man no, adatoy ka, panunutan na kami lang anak mo. Kis jaymat lang. Ay, nang sinabi nila sa bahay kanina, baka aalis ka na dito, wala ka na dito, sabi nila. Totoo ka lang. Hmm. Makinig ka sa mga anak mo. Maawa ka sa mga anak mo, nanay. Huwag sa iba. Maawa ka sa mga anak mo. Dijay, dagur-uray ka niyang pay nga sa bali nga biyak. Malay mo. Ayaw mo ba na silang lahat gaganda ang buhay? Makita mo silang maganda sa mga lalo anak niyo. Lalo kanyak na siyak tingang nga na eh. Saktan ka na yung timangan nga ni Biyag na. Panunutin yung dak bilang bunso. Alang-alang lang kanya. Ni 17 ko nanay. Agbalasang ako. At alang matumating hiling kanya. Aji nga taon na yung babalasang kami. Ada ba nagbaliw kanya ni tatay? Mula pagkaubing nanay ko na lagaro doon. Aumat nagbago diba? Tugali na. So, huling tanong, sasama ka ba Nanay Josie? Sasama po ba kayo sa mga anak nyo o hindi? Oo. Okay. So, oo na. So, ang gagawin namin, mag-uusap kami ni Doktora ngayon, no? At mag-i-schedule ako, kaya kayo ready-ready na sa mga papilis mo, magpaalam sa barangay, no? Okay, dito na kami. Bye-bye sa lahat. Salamat po. Salamat po. Tatawag ako, ha? Opo. Ay, nang ano pala ito o pang ano nyo, pang pamasahe kumpara doon sa magkukuha ng requirements sa school? Ha? Oh. Salamat po. Pang ano-ano ha? Kung may ano kunin yung requirements. Ah, si kasuhin mo kaagad si Dale ha? Bukas na. Ah, bukas po. Oh, sabi mo soon as possible kukunin ko requirements si kasi ako'y lilipat na sa Gigaraw. Ang oras na. Okay.